What's up, beautiful people? Here we do rituals and luck charms. And for those of you just new here, consider subscribing and hit the notification bell so you'll keep updated whenever I post my new videos. It's me, Rico Mori, and welcome back to my channel. Mabuhay! And for today's video, mga beautiful people, eto. May pag-uusapan naman po tayong isang napaka-interesting na topic na may kaugnayan po sa pagtatanggal ng mga sinasabing mga negativities o mga negatibong enerhiya na maaring nagiging dahilan kaya kayo po pinapasok na ng mga kamalasan sa mga tahanan po ninyo. Meron bang ganun? Opo ha, mga beautiful people, kaya yan ang ating pag-uusapan kasi baka meron pa kayo sa bahay po ninyo, pagtatanggalin nyo na po yan. So ano ba yung mga yan? Yun na nga po ha, mga beautiful people, kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano po ang mga bagay-bagay na ito na dapat po iwala na dyan sa loob po ng mga tahanan po ninyo para makapasok na ang mga positibong enerhiya na magpapadali naman sa atin ng mga lahat ng mga biyaya ng buhay, ay panoon nyo lamang po ang video kong ito. Oh, siya. Go, mga beautiful people! Nga po ha, mga beautiful people, kumusta po kayo? Naway nasa mabubuti po kayong kalagayan ngayon kasama niyo pong mga pamilya at mga mahal sa buhay. At sa inyo rin po ha, mga beautiful people na nasa ibayong dagat ngayon at nasa abroad, nagtatrabaho pa sa inyo pong mga pamilya dyan, yung mga followers natin sa Italy, sa US, sa Canada, sa Japan, sa Hong Kong, sa UAE, sa Dubai, sa Athens, Greece, sa Africa. Africa, meron talagang Africa. Meron! Doon sa Johannesburg, mayroon akong nabasa, tag-Johannesburg daw siya. Johannesburg ba, Africa? Aba, ewan ko sa kanya. Hindi sure, no? Tapos, yung mga iba po natin na mga OFW dyan na nasa UAE. Yan, mas marami po kasi yung mga nasa Saudi. Yan, yung mga followers natin dyan na lagi daw naka-tune in sa atin, pinapollow po tayo. Yun na nga, naway kayo po yung mabuti rin po yung kalagayan nyo dyan para kayo po yung makapagpadala ng maayos dito sa inyong mga pamilya. Oh, magtrabaho kayo, magtrabaho. Para kayo yumaman kayo. Tapos iwasan niyo po ha, mga beautiful people, ang pangangabit. Baka kayo may mga extracurricular activities na dyan na pagdagagawa niyo. Nako, kasi ang dami kong nabasang ganyan. Mga nasa abroad. Tapos yung mga nagpapagawa sa atin ng mga ritwala. Nako, si Mario Joseph. Ang gusto ba naman mangyari? Nako, kaya naman. Ayan na naman yung ano. Kaya ako alam po ha, mga beautiful people, ako sabay nagpapahinga ngayon kasi ako ay medyo na-stress. Na-stress ako lately doon mga ginawa ko muna mga ritualan. Medyo ang hirap gawan. Kasi medyo marami-rami po tayong nagawa ng mga ritualan at medyo sutil. Yung mga pinagagawan po natin ng ritual, tayo po talagang medyo na-drain po talaga. At yun na nga, parang tayo ngayon ni eto, tingnan nyo naman, oh. Talagang parang ako'y namamayat-mayat na. Okay naman. Gusto ko yan. Para talagang maging slim naman, diba? So, yun na nga po ha, mga beautiful people. Ang topic natin ngayon, yun na nga. Pagkontra na naman sa mga sinasabing mga kamalasan na maaring namumugigi na po dyan sa loob po ng inyong mga tahanan. Meron bang ganun? Opo ha, mga beautiful people. At yan po'y maaring naandyan na ever since pa o since the beginning of time. Mario Joseph. Ano ba yung sinasabing mga bagay-bagay yan? Nako, marami po ha, mga beautiful people. Pero ako po'y bibigyan ko lang po kayo ngayon ng sinasabing mga bagay na yan po ay dapat po'y tanggalin nyo na sa bahay po ninyo. Kasi yan po'y napakalakas talagang makahikahit ang mga sinasabing mga negativities na maaaring magbigay nga sa inyo ng kamalasan. Nako, lagi po kayo naghihirap dyan, mga beautiful people, kapag ka meron kayo nyan sa loob po ng inyo pong mga tahanan. Marami po yan ha, mga beautiful people. Pero bibigyan ko lamang po kayo ng 5. Para mabilis po yung ating video, nakakalama kayo yung mainit na naman. So ano na ba yung mga yan? Number 1 po ha, mga beautiful people, yung pong mga lumang damit at mga lumang sapatos. Lumang damit saka lumang sapatos? Opo, nako, baka naman ang mga wardrobe nyo dyan punong-puno na, yung tambak-tambak na. Tapos kayo po hindi pa nagde-declutter ng mga aparador po ninyo. Tapos wala na kayo mapaglagyan ng mga damit-damit po ninyo. Nakambalang na dyan sa mga kwarto nyo. Nakatambak na. Nako, pagtatanggalin nyo na po yan. Halimbawa, kayo po may mga gamit na hindi nyo na isinusuot. Yan, mga lumang sapatos, mga lumang t-shirt, mga lumang blouses, mga pantalon na hindi nakasya sa inyo. Naku, umaasa pa ba kayo? Napapait pa kayo? Kasi
araw ganyan po ako. Nung mga, kasi nung mga previous years po, medyo bata-bata pa ako. Sexy pa kasi ako noon. Eh, mga binibili ko talagang mga, ano noon, OOTV. Eh, mga talagang branded talaga. Mga bench. Mga pants shop. O, branded yun. Talaga ba? Opo. Tapos, nung ako ay, ano, nahirapin sa mga OOTV din ganun. Eh, alam nyo kung anong size ko lang? Small. Small to medium. Eh, ngayon po, 2X na ako. Tapos, alam nyo po, yung mga damit kong mga small at saka medium, andito pa. Nasa, ano, nakakita ko halos isang araw kasi ako ngayon nag-declutter. Ayun, pinagsasako ko na. Kasi nga, sana nga ay pamamana ko nga sana kay Gabby. Kasi syempre, mga branded. O mga, ano yun, mga pen shop, mga human, o diba yung mga oxygen. Pero hindi naman masyadong gamit na gamit. Kasi nga, ako po talaga yung matakaw na matakaw po sa mga damit. At saka sa mga sapatos. Pero yung mga sapatos ko, mga yung halimbawa pagka ang mga sapatos ko eh, ano na, yung natingar-ngar na, yung bumuka na. Hindi ko na itinidikit yan, ha, mga beautiful people. Kasi pagka ganyan po ang mga gamit po ninyo, nasira na, nawarak na, huwag nyo na pong ipagagawa. Kahit gano'n pa kahabal yan. Kasi ibig sabihin yan, eh yan po'y gusto nang pong mag-retire. Gusto nang lumayas sa inyo. Kaya pabayaan nyo na. Sus Mariosen, kahit mahal. Eh, talagang gano'n. Ibig sabihin, na-meet na niya yung ano niya, yung kanyang expiration date. Gano'n. Tapos ang mga damit po kasi talaga ha, mga beautiful people, yan po talaga ay mga disposable. Halimbawa, dapat yan i-arain nyo talaga araw-araw. Isuot-suot nyo para magsawa kayo. Para kumbagay, panawang-panawa kayo, isuot nyo lagi. Huwag yung minsan lamang yung isusuot pagka kayo may pinupuntahan lang. Kahit sa bahay po, magdamit po kayo. Para kumbaga ma-enjoy nyo yung mga binili nyo mga gamit. Yan. Kasi alam nyo po ba ha, mga beautiful people, kapag kayo po meron pang mga ganyan na mga lumang damit, tsaka yung mga lumang sapatos na hindi nyo na ginagamit, nako, isa po yan sa nakakahikayat ng mga negatibong enerhiya na maari nga po magpapasok ng mga sinasabing mga kamalasan sa bahay natin. Mabigat ang pasok ng kaswetan sa bahay natin kapag kaganyan. Ibig sabihin, napakakalat ng bahay po ninyo, napakaraming cluttered. Kaya tanggalin nyo na po yan. Yan po ha, mga beautiful people, ang mga lumang damit tsaka mga lumang sapatos, lalo na yung mga sira-sira at warak-warak na. Yan. Number 2 po ha, mga beautiful people, yung mga old documents from the past. From the past? Katulad ng ano? Halimbawa, baka kayo po nagtatago pa ng mga bills. Nakots, Mario Joseph. Halimbawa, mga bills po naman ng Meralco, PLDT, ganyan. Yung mga ilaw, ganyan, mga internet, ganyan. Tapos yung mga pinagbabayaran nyo, halimbawa yung mga business kayo. Tapos yung mga resibo na mga pinagbayaran po ninyo, ganyan. Bakit yung mga business, natago po yan yung mga records. Eh kapag kaganyan, dapat nakauna po yan sa, ano nyo, sa database nyo. Naka-input na po yan. Kasi yung mga ganyang, ano, yung mga data, dapat pinagtatapo na yan. Yearly po yan ina-update. Kasi ako ganyan eh, katulad mong kami po eh, nag-ano nun, nag-business nga nun. Yung business namin, tumagal po yun ng 12 years, yung una kong business, 12 years. So, 12 years ko talaga siyang inimpak, inimpak ko din talaga sa bodega yung mga gamit, tsaka yung mga libro, yung mga sa BIR, sa mga taxes, ganyan. So, yung mga bookkeeping ng mga BIR. Diba, yearly yan, tayo nagpapail ng income tax return. Yan, ako talaga yung tinatago ko yan. Pero nung nalaman ko na dapat pala yan, dinidispose na kapag tapos na yung taon. Ang ikikip nyo lang po ha, mga beautiful people, yung pinaka-recent. Yung last year. Ibig sabihin, para updated po kayo. Yan, katulad yan, meron ka itatrack na record. Naka-record lang dapat yan sa mga computer po ninyo. Gumawa na lang kayo ng database. Yan, para hindi kayo mawawala doon sa track ninyo. Kasi ako, nakita ko ngayon ako mga libro noon, yung mga pinagbentahan ko. Sabi ko, ganito palang kinita ko noon. Sabi ko, nasaan na kaya ito? Saan kaya napunta to? O, nakita ko yun, ha? Yung mga record ng mga sales ko nung araw. Tapos sabi ko, bakit parang laki-laki ng mga kinita ko noon sa mga business ko? Bakit ano, parang wala naman akong nakita sa sarili ko? Hindi man lamang ako nakapagpa-rhinoplasty. Suswari Yosef. Yan. Tapos yung mga, halimbawa, yung mga old documents nga po ng mga pinagbayaran po ninyo. Yan, halimbawa, yung mga loans sa banko. Nako, pagtatanggalin nyo na po yan. Kasi ang inaano po yan, dinidibig po yan, negativities. Kamalasan po yan, utang. Ibig sabihin, hindi pa rin pa kayo makamove-on sa mga dati nung mga pinagdaan yung paghihirap, di ba? Kaya kayo nangungutang, kaya kayo naglo-loan, kapos kayo.
kapag kahit tinatago nyo pa yan, yung mga record po ng mga loan po ninyo, yung mga documents, ibig sabihin, andyan pa rin niya sa bahay po ninyo. Para nabubuhay pa rin kayo sa past. Kaya dapat po, tanggalin nyo na po yan. At ang ating pong number 3 ha, mga beautiful people, ay ito. Baka kayo po ha, mga beautiful people, ay marami pa rin po sa mga tahanan po ninyo. Yung mga clutter dyan sa bahay po ninyo. Ito yung po yung sinasabing mga gamit-gamit po na hindi nyo na ginagamit, mga sira-sira na. Kahit yan po ay mga appliances, mga muebles, mga furnitures na bali-bali na ang paa, butas-butas na, tapos nakaimbak pa dyan sa bodega po ninyo. Eh, declutter nyo na po yan. Bawa yung mga sira-sira nyo ng mga kaldero, pingkaw-pingkaw na yung mga tatangnan, bako-bako na yung mga gilid ng mga kawali po ninyo. Tapos yung mga kasirola nyo, lasog-lasog na. Tapos yung mga baso, pato nyo, may mga bingaw-bingaw na, may lamat-lamat na. Alam nyo po ba, yan po yung mga sinasabing napaka-lakas makahikayat ng mga negativities kapag meron pa rin kayo dyan sa bahay po ninyo. Yan, isa rin po yan ha, mga beautiful people, yung mga lumang gamit na pinagdaanan na ng panahon. Katulad po ng mga kalendaryo, yan, orasan, nasira-sira. Huwag kayong magtatago niyan sa bahay po ninyo kahit sa bodega. Dapat po, kapag kaganyan po nasira na at nakalipas na, eh, i-dispose nyo na po yan. So, yun po ha, mga beautiful people, ang ating number 3. Ang number 4 po ha, mga beautiful people, eh, nagtatago ba kayo nito? Halimbawa kayo po ba ha, mga beautiful people, eh, meron na mga pumanaw na mga kasama sa bahay, yung mga kapamilya po ninyo. Yung kasama nyo talaga ever since na kayo nakatira dyan sa bahay na yan. Tapos bigla siyang pumanaw, namatay. Tapos, ang kanya bang mga gamit ay naandyan pa, hindi nyo ma-let go? Nako, isa po yan ha, mga beautiful people, sa nagpapabigat ng mga sinasabing buhay natin. Hindi kayo makaka-move on kapag kaganyan. Kapag ka lagi nyong inaalala yung buhay niya dati, nung buhay pa siya, tapos lagi nyong nakikita yung mga, dapat nga kasi yung mga gamit ng ganyan, yung mga pinagagamit niya. Tapos yung mga kasi dapat po yung mga ganyang kagamita. Kasi dapat po yung mga gamit ng mga taong namatay na, eh dapat po itinatago na natin yan. O idinidispose na po natin yan. Dapat po wala na po yan dyan sa ating mga tahanan. Halimbawa, pwede naman niya i-donate o ipamigay sa iba. Pero kung wala namang sigurong ano, i-accept, edi ibenta niya sa ukay-ukay. Kasi doon naman talaga dinadala ang mga gamit ng patay, di ba? Yung mga mahilig sa mga ukay-ukay, hindi nyo ba napansin? Pagka kayo bumili ng mga ukay-ukay na damit, di ba parang pakiramdam nyo ang bigat? Kasi ganun po yun. Kasi karamihan po sa mga damit na ukay-ukay, eh damit po yan ng mga patay na. Talaga ba? Abay, opo ha, mga beautiful people. Kasi meron po akong kilalang ganyan. Alam nyo, napakarami niyang damit. Ang ano niya, talagang collection na ng mga damit, ang mamahal pa. Mga sapatos, bag. Tapos, naniniwala yung parents niya na ganyan. Na bad omen nga daw yung nagtatago, nagkikip ng mga ganyang gamit ng mga taong ano, yumao na. So, ang ginawa namin, kunlekta namin lahat. Tapos, dinala namin sa ukay-ukay, ibinenta namin. Ayun, nagkapera pa si madam. O, yung ano ko yun eh, classmate ko yun nung college eh. Tinulungan namin, dispose yung kanyang mga gamit. Kasi nga, wala rin naman gustong mag-accept. Pinamimigay nga namin sa ibang kakilala namin, ayaw naman tanggapin. Tapos, kung halimbawa kayo, idodonate yun sa mga relief. Halimbawa, yung mga binagyo, yung mga binaha. Yan, pwede niyo padala yan sa mga simbahan. Pero kung kayo nang hihinaya, halimbawa, mamahalin ng mga bag, ibenta niyo online. O, diba? Kaya diba sabi ko nga sa inyo, ang pagbili ng mga segundaman ng kagamitan, hindi kainaman yan. Kasi baka yung mga gamit na mapunta sa inyo, eh makagamitan po yan ng mga taong namatay na. Ibig sabihin, yung mga imprints po ng negativity sa taong yon, eh nandyan po sa gamit niya. So, baka kayo po yung malasin din kapag ganun. Dapat po, i-cleanse nyo pa yan bago nyo gamitin. So, ganun po ha, mga beautiful people. Tanggalin nyo na po yan. Halimbawa, yung mga lahat ng kagamitan niya, libro, mga sapatos, dami, tapos yung mga kung ano-ano mga arganas niya, baka yung mga kumot, tuwalya, andyan pa. Eh, pag hahakutin nyo na yan, ilagay nyo na sa sako, kung hindi nyo may dispose agad, pwede nyo munang ilabas po ng bahay po ninyo. Ilagay nyo lang po sa muna sa isang bodega, tapos kapag ka meron ng kukulekta o meron na kayong pagbibigyan, saka nyo na siya i-dispose. Pero wag na wag nyo lang iiwanan niya sa bahay po ninyo na nakadisplay pa yan dyan. Kasi negative po yan. Alam nyo, lagi kayong madidepress dyan kapag kaganyan. Hindi kayo makaka-move on kapag kaganyan ang ginawa po ninyo. Na kayo po lagi yung inaalala yung mga taong namatay na sa pamamagitan po ng mga gamit po nila. Ah, ganun ba yun? Opo ha, mga beautiful people. At ang panglima po ha, mga beautiful people, ay ang yung isa sa pinakamasama at pinakamala sa lahat, baka kayo po gumagamit pa rin sa bahay po ninyo, yung pong basag na salamin.
Yan bakit naman? Kasi yan po ha mga beautiful people, ang isa sa pinagbabawal na gamit na dapat po huwag yung ikikip sa loob po ng bahay po ninyo. Ang mga basag na salamin o mga mirror. Yan yung mga glass din po. Baka kayo po yung may mga window glass. Kasi usong-uso ngayon yung mga glass window. Baga puro mga disalamin na. Yan. Tapos yung mga mirror po ninyo, yung mga life size pa, ang lalaki. Tapos biglang nagkalamat o nabasag. Tapos ayaw nyo bang ilit ko kasi namamahala kayo, nahihinayang kayo sa sa pera, yung sa pagbili nyo. Alam nyo, lalo kayong mamalasin, lalong hihirap ang buhay po ninyo kapag gayan po, ikinip nyo pa rin dyan sa bahay po ninyo. Ang mainam po pag-dispose nyan ha, mga beautiful people, yan po, basagin nyo po ng tuluyan. Dikdikin nyo. Kumbagay, durugin nyo na maliliit, tapos yan po ibabalot po natin sa dyaryo o sa papel. Tapos, yan po ay ilalagay nyo po muna sa bubong po ninyo para mahigop lahat yung mga negatibong enerhiya na naandyan sa loob po ng bahay po ninyo sa itas po ng bubong po ninyo. Tapos, pagkatapos po ng overnight, kinabukasan po, kunin nyo na siya yung nakabalot na mga basag na salamin at yan po ay ilubog nyo na sa lupa. Kahit saan po, basta sa mga likod bahay po ninyo, sa backyard, huwag naman po doon sa medyo harapan. Tapos, ilubog nyo na medyo malalim-lalim. Baka naman mamaya, merong mag-guardian dyan. Tapos, paghukay na ganyan, nagtalsikan na yung bubog. So yun po ha, mga beautiful people, yan po ilan lamang sa mga sinasabing mga bagay na maaaring nagdadala sa atin ng mga negativities at maaaring nagdudulot sa atin ng mga kamalasan. Kapag yan po ay dyan pa rin po sa loob po ng ating mga tahanan. Kaya pagtatanggalin nyo na po yan para gumaan naman po ang pamumuhay natin. Para mo po tayo pasukin na ng lahat ng mga sinasabing kaswetihan at biyaya ng buhay. Pero sabi nga po, ito naman po mga sinasabing mga paniniwalang ito, yung mga pawang gabay lamang naman po natin. Kung kayo naman po ay hindi naman po naniniwala sa mga gantong usapin at gantong mga paniniwala nga po, edi okay lang. Edi huwag nyo lang po yan sundin. I-keep nyo pa rin dyan sa bahay po ninyo. Pero sabi ko nga sa inyo, lahat ng bagay po yan na ginagawa po natin, energy po yan. May katapat po yan na energy at kung ano yung ginagawa natin sa bahay natin, mayroon yung kaakibat na, yun na nga, kamalasan. Yun na nga, edi bahala na kayo ang mag-suffer sa consequences. O di ba ga? So yun po ha mga beautiful people, at kung kayo may mga katanungan pa tungkol po din sa ating topic ngayon, pwede po kayo magtanong dyan. Mag-iwan lamang po kayo ng mga question nyo dyan sa ating comment box, at kapag kayo po nabasa ko, yan po yung sasagutin ko rin dito. And so with that mga beautiful people, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga beautiful people. Ako, pay-pay ko talaga. Tinan nyo na. Hopyak na hopyak. Tapos, sige ko, tinan nyo naman ang buto ko. Lumabas na.